Fernando, ikaw ang nagsimula ng pananakit. Okay. Dahil saan? Sa bisyo. Tama sa ba? Bisyo. So, nambubugbog ka. Umamin ka naman doon, di ba? Sara, nung magkaroon ng pagkakataon, ikaw naman ang naging bayulente. So, parang anong nangyari? Parang ikaw yung gumagante. Paano mo nagagawa yon? Tama ba na magiganti ka? Hindi naman po. Kaso lang, parang sobra na po, ma'am eh. Ngayon, pasensya. Bukas naman, pasensya. Walang pera, kahit talo. Sugal, araw-gabi yan, lasing po. May bisyo yan po, ma'am eh. Anong bisyo? So, sabi niya, inom daw at saka sigarilyo. Sugal, wala na daw. Tama ba? Totoo ba sinasabi niya? Wala pa po ngayon, ma'am. Kasi ano eh, hinuhuli siya doon sa ano eh. Kasi hinuhuli siya. Kaya ngayon wala. Wala pa po. Naku, Fernando, ha, pinagdolo-loko mo ko. Hindi, paano natin maayos itong problema ninyo totoo kung hindi kami sasabi ng totoo? Kung tutusing mali. Pero bisyo, yung bisyo, tama lang doon na. Pero nang inaamin ko lang, parang gusto ko nang... Magbago? Unti-unting bitawan, pero hindi pa mabibila sa panahon nga medyo... kasagsaga ng bisyo. Pwedeng iwanan, pwede mo, pero hindi mabibili. So alam niyo po ba na pati ang mga artista po natin na gumanap po sa buhay ninyo, Fernando at Sara, ay meron din pong gustong sabihin sa inyo dahil affected sila sa nangyayari sa inyo. Para sa akin, never acceptable na magkaroon ng physical abuse. Manakit ng taong sinasabi mong mahal mo, especially, diba, considering you're not just into a relationship, mag-asawa kayo. Well, you use some positive tools to correct things, diba? Love, care, and friendship. Not hurting. Pwede mo naman idaan sa magandang paraan. Yung kay Sara, hindi dapat idaan sa paghihigante. Pero dapat ipaglaban niya ang karapatan niya bilang tao. Hindi na lang bilang isang babae o bilang asawa, bilang tao. Ang masasabi ko lang, love yourself, respect yourself. And huwag mong hayaan na meron tao ang mabuso sa'yo dahil hindi yung tama. At huwag din tayo mang abuso ng kapwa. Kung meron kayong pinagkakaunuan, naaayos yan sa mabuting usapan. Pero ang hindi acceptable para sa akin is yung magsasakitan kayo. Magkakaroon kayo ng physical na away. Kita mo naman, ilan yung anak ni Fernando? Hindi ako magsusugal. Hindi ako iinom. Itatrabaho ako para sa pamilya ko. Fernando, ang payo ko sa'yo, hindi naman masamang uminom. Pero kung iinom ka, moderate lang. And ang pagsusugal, tandaan mo, laging may talo dyan. At laging talo yan. Kaya huwag kang umasan, lagi kang mananalo dyan. O ayan, narinig nyo na ang mga sinabi ng mga artistang gumana po dun sa love scene natin. Hindi ba? Meron din po akong letter na nandito galing po kay Fernando A. Labajo Jr. Papa, wag na po kayong maglaseng. Wag na po kayong mag-away ni Mama. Wag nyo na rin pong gawing yung pagwawala sa bahay kasi umiiyak po kami kapag nag-aaway po kayo ni Mama. Ayaw ko nang hindi ka umuwi. Kung magtrabaho ka, uuwi. Kahit walang income, uuwi. Ayaw ko na makikita ang mag-ganong ka sa mga bata. Tapos kahit wala kang pira, pipilitin mo nga makabisyo ka. Ang konting pira, hihingiin mo pa para ibisyo mo. Nanaawa na talaga ako sa mga bata. Minsan walang kain. Mama, sabi sa akin, trabaho ka na lang. Mama, nagugutuman na talaga ka kami, ma'am. Ang pakiusap niya po sa inyo, kaya niyo po bang magbago at iwanan ang bisyo niyo? Kaya na po, ma'am. Sinasagot ko na po yun. Na kaya kong iwanan lahat ng bisyo pagbabago alang-alang sa pamilya ko. Pangako mo yan, ha? Opo, ma'am. So ititigil mo ang bisyo? Ititigil ko, ma'am. Pero hindi na ho nga... Sugal? Sugal. Wala na yan. Inom? Una kong binitawan yan. Oh, inom. Puti. Wala mong kasi presyo, problemado nga lang po. Hindi ako, nga, kaya ka nagkakaproblema medyo... kasi ikaw nagbibigay ng problema sa sarili mo. Po, ma'am. Naniniwala ka ba sinasabi ni Fernando na pwede naman siyang magbago? Ayok, sinasabi palagi sa akin po. Ayan, ma'am eh. O, so ngayon, tatanungin kita, Sara, ano ba, hiwalay na nga ba? Kung hiwalay mo si Fernando, okay lang, you're 45, you're very young. Kaya mo magtrabaho. Si James, 22 na. Binata na rin siya. Pwede kayo magtulungan. So sa ngayon, kung hindi siya magbabago, hiwalay na. Fernando, narinig mo ba yon? Opo, ma'am. Sige.